Sinabi sa simula ng pelikula na ang mga dayuhan ay naroroon sa isang lugar. At sila ay bababa sa ating planeta mula sa kalawakan. Nang lumabas ang mga dayuhan mula sa karagatang Pasipiko, gayunpaman, napatunayang hindi tama ang paghatol ng tao. Ang karagatan ay may dalawang uri ng tectonic plate sa ibaba nito. Mayroong ganoong portal na nag-uugnay sa dalawang magkahiwalay na mundo. At isang kakaibang alien na nagngangalang, Kaiju, ang lumabas mula sa portal na ito. Habang tumuntong si Kaiju sa Earth, sinira nito ang marami sa mga lungsod. At tinapos niya ang maraming tao. Ngunit pinatay ng militar si Kaiju. Ngunit hindi madaling huminto ang kadena na ito. Isang alien na, Kaiju, ang muling lumitaw pagkatapos ilang buwan. Pagkatapos ang kadena ng Kaiju, ay nagpapatuloy sa planeta ng Earth. At ganap nilang sinisira ang planetang Earth. Pagkatapos ay nalaman ng mga tao, ang kadena na ito ay hindi magtatapos sa ganito. Ngayon lahat ng mga bansa sa mundo ay nagkakaisa. Dahil naunawaan ng mga tao ang katotohanan ito, na kailangan nilang mag-imbento ng ilang mga makina na tulad nila upang makayanan ang mga ito. Na maaaring harapin sila ng perpekto. Kaya ang mga tao ay nagpasimula ng isang programa. Maraming mahuhusay na robot ang naimbento sa pamamagitan ng programang ito. At mas malaki ang mga robot na ito na hindi makontrol ng isang piloto. Ang kanilang kalusugan at utak ay nagsisimulang sumailalim sa nakakapinsalang epekto nito. Kasabay nito, binago nila ang programming ng mga robot na ito. Ngayon, dalawang kapitan ang magko-control sa kanila ng magkasama. At ang pinakamahusay na koordinasyon ng mga kapitan ay kinakailangan para dito. Ito ay tulad ng dalawang utak ay kumokontrol sa isang utak. At ang mga tao ay nanatiling matagumpay sa bagay na ito nang ganap. Pagkatapos nito, sa tuwing lumalapit ang Kaiju, na dayuhan sa planetang Earth. Pagkatapos ay ginagamit ito ng mga robot na ito, pinapatay ito ng ganito. Nang maglaon, ang Kaiju aliens ay naging kasiyahan lamang ng mga tao. Sa parehong paraan, unti-unting lumipas ang oras. At ang mga tao ay may matatag na paniniwala sa kanila ngayon. Kahit sinong alien na Kaiju nalalabas sa karagatan ngayon, ilalagay nila siya sa wakas, kaharap siya. Sa ganitong paraan, maraming oras ang lumipas. Isang araw, nalaman nila na isang alien na Kaiju ang lalabas sa karagatan. Ngayon alam na nila na ang alien na Kaiju na lumabas sa karagatan ay mas delikado kaysa sa isa pang Kaiju. Pagkatapos nito, dumating sa eksena ang dalawang kambal na kapatid. Ang pangalan ng isa ay Yancy, habang ang pangalan ng isa ay Rolly. Ngayon silang dalawa ang kumokontrol sa programa ng robot na iyon na magtatapos sa Kaiju. Ngayon ay pareho silang nakaupo sa robot na iyon. Kaya ang utak ng pareho ay maaaring gumana sa parehong paraan. Ngayon sila ay nalink sa kanilang robot sa paraang sila ay masasaktan kung ang robot ay mapinsala. Ngayon ay pareho silang lumipat sa karagatan, kinuha ang kanilang robot. Mas malaki ang machine robot nila kaya hindi ito lumubog sa dagat. Ngayon ay pareho silang lumipat sa lugar na iyon, kinuha ang kanilang robot. Kung saan naroon si Kaiju, may bangka din sa dagat. Una sa lahat, iniligtas nila ang robot na iyon pagkatapos ay inaatake nila ang Kaiju sa pamamagitan ng kanilang robot. Natalo na nila ang Kaiju alien na iyon noong nakipag-away sila sa kanila noon. Ngunit ang Kaiju alien na ito ay pinakamakapangyarihan. Sa kabila nito, binibigyan nila ng electric shock si Kaiju gamit ang kanilang robot. Pagkatapos ay natapos ang Kaiju, pagkatapos ay sinabi sa kanila mula sa control room. Ang Kaiju na iyon ay buhay pa at kailangan mong bumalik sa lalong madaling panahon. Ngunit nakikipaglaban sila sa Kaiju, hindi pinapansin ang mga ito. Sinisira ng Kaiju ang kaliwang kamay ng kanilang robot. At ang Kaiju ay umaatake din sa ulo ng robot. May dalawang kapatid na lalaki sa ulo ng robot na iyon. At pinatay ni Kaiju si Yancy, dinala siya sa labas. Nalungkot si Rolly sa pagkawalang ito. At pinapatay niya si Kaiju gamit ang buong kapangyarihan ng kanyang robot. Pero nawalan siya ng kapatid. Malaking kalungkutan iyon para sa kanya. Ngayon siya ay bumagsak, dumarating sa pampang ng dagat. Dahil nasugatan siya ng husto matapos makipag-away kay Kaiju. Sa parehong paraan, lumipas ang oras at ang mga miyembro ng World Organization ay ipinapakita sa ibang pagkakataon. Sino ang nagpopondo noon sa programang ito?
sinasabi nila na hindi sila maaaring manalo mula sa Kaiju. Dahil naunawaan ng Kaiju Aliens ang mga trick ng proteksyon ng buhay ng mga tao. Lumilitaw ang Kaiju Aliens sa Earth pagkatapos na maging mas maunlad. Ngayon ang ikaapat na uri ng Kaiju Aliens ay nagsimula nang dumating sa planetang Earth. Ngayon ang mga pinuno ng mundo ay nagpasya na ganap nilang tapusin ang programang ito. Lumalaban ang malalaking robot na may kasamang Kaiju dito. Ipinapalam nila sa Marshall na maaari mong kunin ang lahat ng iyong mga robot sa huling istasyon ng Hong Kong. At titigil kami sa pagpopondo para sa programang ito hanggang sa hindi may tayo ang Coastal Defense Wall. Marshall, ang commander na nagpakilala sa programang ito, ngayon ay nakita na ang isang coastal wall na inihahanda sa baybayin ng dagat, na itatayo pagkatapos sa loob ng isang panahon. Kaya maaaring hindi tumawid ang Kaiju Aliens sa pader na ito. Ngayon ay hindi rin handa si Marshall na tanggapin ang kanyang pagkatalo sa lalong madaling panahon. Ayaw ni Marshall na matapos ang robot inventing program, kaya bumuo siya ng bagong crew. Lumapit siya kay Rolly kahit papaano. Ngunit huminto si Rolly sa programang ito. Noong pinatay na ni Kaiju ang kanyang kapatid sa kasyaganap na nakadikit sa kanyang utak, Marshall, sabi sa Rolly, kailangan kita sa Sukdulan Antas. Inayos ko lahat ng dating robot ang nakita ko. Mayroong isang lumang robot na Mark 3 na dati mong kinokontrol. Kailangan ko ng piloto para dito. Ngunit direktang pinagbabawalan siya ni Rolly. Ngunit sinabi ni Marshall sa kanya na kailangan mong iligtas ang buong mundo. Ang responsibilidad na ito ay nasa iyo. Nang marinig ito, sumang-ayon si Rolly sa kanya at nakarating siya sa Hong Kong kasama si Marshall, kung saan lihim na nagtatrabaho ang kanilang koponan. Ngayon ay mayroon na lamang silang apat na robot kung saan sila nagtatrabaho. Ibinahagi ni Marshall ang kanyang plano sa kanila na aatake tayo papunta sa bahaging iyon ng karagatan kung saan sumulpat ang Kaiju Aliens. Pero sabi ni Rolly sa kanya, nahirapan na kami, sabi ni Marshall sa kanya. May plano ako, kailangan mo lang makuha, handa na. Ipinakita rin dito ang foster daughter ni Marshall na nagngangalang Mako. Siya ang direktor ng buong programa. Ngayon ay sinabi ni Mako kay Marshall na gusto niyang maging co-pilot kasama si Rolly para makontrol niya ang robot na iyon, nakakabit sa utak niya. At maaaring makipag-away siya sa Kaiju Aliens. Ngunit ipinagbabawal siya ni Marshall dito dahil ang mga magulang ni Mako ay nabiktima ng Kaiju Aliens. Kaya hinding-hindi niya makokontrol ang mga robot ng perpekto kung maaalala niya ang aksidenteng ito. Kaya nagdamdam si Marshall sa kabilang banda, nagsimula ang oras ng pagpili ng co-pilot. Tuldok, kung saan maraming fig kinailangang labanan ng Hammeter si Rolly isa-isa. At tinalo ni Rolly ang lahat dito. Pagkatapos nito, dumating si Mako upang makipag-away kay Rolly dito. Mako at Rolly ay pantay na bihasang manlalaban, so it is decided for this. Na ang magiging partner ni Rolly ay si Mako, hindi ng iba. Ngayon sila ay nakaupo sa kanilang mga robot para sa isang pagsubok. Kung saan nakadikit ang utak nilang dalawa. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik si Rolly sa kanyang nakaraang alaala. Kung saan pinatay ng Kaiju Aliens ang kanyang kapatid. Kaya naputol ang koneksyon ni Rolly sa robot. Sa kabilang banda, naaalala rin ni Mako ang mga dati niyang alaala. At nawala siya sa mga alaala kung saan pinatay ng mga alien ng Kaiju ang kanyang mga magulang. Ngayon ay maaari na rin masaksihan ni Rolly ang kanyang mga alaala ngayon. At sinusubukan niyang unawain si Mako, ngunit nakaupo siya sa isang robot sa katotohanan. Doon niya isinaaktibo ang sandata ng isang robot. Ang lahat ng tao ay magwawakas kung ang sandata na iyon ay nagsimulang gumana. Nagsimulang tumakbo ang mga tao dito at doon. Bago ito, maaaring ay activate ni Mako ang sandata na ito. Ang koneksyon sa kuryente ay naka-off lamang. Bilang resulta, ang robot ay na-deactivate. Pagkatapos nito, tinapos ng Marshall ang Mako mula sa upuan ng kasamang piloto. Sa kabilang panig, ipinapakita ang isang siyentipikong nagngangalang Newton. Ginagawa niyang link ng utak niya sa utak ni Kaiju.
ang utak ni Kaiju na nakalagay dito. Sa parehong paraan, bilang dalawang piloto ay konektado sa mga utak ng bawat isa. At iniugnay ni Newton ang kanyang utak sa utak ni Kaiju. Pagkatapos ay sinisilip niya ang lugar kung saan lumilitaw ang lahat ng Kaiju aliens. Nasilip din niya ang iba pang alien na nag-imbento ng mga Kaiju aliens na ito. Pagkatapos nito, lumapit si Marshall kay Newton na nagsabi sa kanya na the Kaiju aliens na lumapit sa Earth ay narito upang alisin ang polusyon ng Earth na ito. Habang ang susunod na henerasyon ay Kaiju aliens ay darating upang lipulin ang mga tao. Ang mga Kaiju aliens na ito ay dumating na sa planetang Earth na ito noong may mga dinosaur. Noong panahong iyon, ang klima ng Earth na ito ay hindi angkop para sa mga dayuhan na ito. Kaya't ang mga dayuhan na ito ay bumalik at patuloy na naghihintay. Kaya ang kapaligiran na ito ay perpekto para sa mga dayuhan dahil sa mahinang layer ng ozone at polusyon. Kaya't gusto nilang gamitin ang lahat ng mga mapagkukunan darating sa Earth na ito. Ang gawain ng mga dayuhan na ito habang nangingibabaw sila sa bawat planeta. At ginagamit nila ang mga mapagkukunan ng planetang iyon. Pagkatapos ay lumipat sila sa ibang planeta. Utos ni Marshall kay Newton, dito na kailangan mong kumonekta ang utak ng Kaiju alien na naman para tayo maaaring makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa Kaiju. Newton, sabi ni, hindi ko magagawa ang ganyan. Ang ibang utak ng Kaiju ay kakailang ganing kumonekta muli dito. Patay na patay ang utak na ito. Sa parehong lugar, nalaman ni Marshall na dalawa pang Kaiju aliens ang lumabas mula sa karagatang Pasipiko. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang kanyang mga robot upang patayin sila. Pero sabi niya kay Rolly, stay here right now dahil wala kang ibang partner. Nakikita sa ilalim ng karagatan na ang isang robot ay nakikipaglaban sa isang Kaiju. Ngunit ang Kaiju ay napakalakas. Sinisira niya ng buo ang robot. Pagkatapos nito, kapag pumunta ang pangalawang robot doon ay naglalabas si Kaiju ng likido mula sa kanyang katawan. At inihagis niya ito sa robot. Dahil dito, ang electric current ay ginawa sa loob nito. Ibig sabihin, nasira ang kanilang dalawang robot. Ngayon ang ikatlong robot ay dumating upang harapin ang Kaiju. Ang ikatlong robot na iyon ay nakikipaglaban sa Kaiju, may mga kemikal na pinasabog dito ng Kaiju. Naglalabas siya ng electromagnetic wave mula sa kanyang katawan. Dahil dito, hindi lamang mga robot kundi ang kanilang buong departamento ay huminto sa pagpapatakbo. Ngayon ay hindi na nila maikonekta ang kanilang robot. Pagkatapos nito, sinabi ni Rolly kay Marshall na kailangan mo kaming ipadala doon. Dahil luma na ang kanilang robot walking technology, ang natitirang mga robot ay digital. Ngayon ang Marshall ay kailangang sumang-ayon sa Rolly. Ngayon ay naghahanda na siyang gawing co-partner ng Rolly, si Mako. Ngayon ay pareho silang nakaupo sa kanilang robot at naabot nila ang kanilang robot na iyon. Naganap na tumigil sa pagtatrabaho. Sinalakay nina Mako at Rolly ang Kaiju bago nito sirain ang robot na iyon. At ang robot na ito ay nagtatapos sa Kaiju dito. Sa kabaligtaran, isa pang Kaiju alien ang nakikita na nagpapatuloy sa lungsod at lahat ay may impormasyon tungkol sa Kaiju alien na ito. Kaya ang mga mamamayan ay tumatakbo dito at doon. Sa kabilang panig, makikita si Newton na lumapit sa tao. Ang lalaking ito ay dating nakikipagtawaran sa mga organo ng Kaiju aliens. Lumapit si Newton sa lalaking ito para kunin ang utak ni Kaiju. Kaya maaari siyang mangolekta ng higit pang impormasyon pagkatapos na konektado sa utak ni Kaiju. Kapag nalaman nilang ang isa sa mga alien ng Kaiju ay papunta sa lungsod. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking iyon kay Newton, kapag nalink ka sa utak ni Kaiju. Kaya ang link ay hindi isang panig kundi mula sa magkabilang panig. Kaya nalaman ng Kaiju alien na nakalap ka ng impormasyon tungkol sa kanya. Ngayon ang Kaiju na ito ay pumupunta lang dito para patayin ka. Ngayon ang Kaiju alien ay lumapit sa lungsod na ito. Kaya lumapit din sa kanya sina Rolly at Mako kasama ang kanilang robot. Ngayon ay masyado na silang nag-aaway nitong Kaiju. Ngunit ang Kaiju alien ay nagsimulang lumipad sa hangin, hawak ang kanilang robot.
dinadala niya sila sa taas. Pinutol nila ang isang braso niya bago niya dalhin ang mga ito sa labas ng kapaligirang ito. Ngayon ay pareho silang nagsimulang bumagsak sa lupa. Ngunit binuksan nila ang power booster ng kanilang robot. Bilang resulta, maayos silang lumapag sa lupa. Sa kabilang banda, dumating si Newton at ang mga lalaking iyon sa lokasyon kung saan natapos ang Kaiju Alien. Kahit papaano, gusto ni Newton ang utak ng Kaiju Alien. Ngunit ang kanyang utak ay ganap ding na-deactivate pagkatapos ng kanyang pagkawasak. Biglang may lumabas na isa pang alien mula sa tiyan ng Kaiju Alien. Sino ang umaatake sa kanilang lahat? Bago ito, pinatay niya si Newton. May nakabara sa lalamunan ni Kaiju at doon siya natamba. Ngayon ay iniisip ng ibang lalaki na siya ay namatay na. Habang papalapit siya sa kanya, nilalamon siya ng Kaiju Alien na iyon. Sa kabilang panig, ipinapakita ang Marshall na gustong gampanan ang kanyang tungkulin kasama ang natitirang dalawang robot. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng crack na iyon kung saan lumabas ang Kaiju Aliens at kung saan ang portal ng isa pang mundo. Nais niyang wasakin ito ng buo, inaayos ang bomba doon. Sa oras na ito, kailangang pumunta si Marshall pagkatapos maupo sa upuan ng kasamang piloto. Dahil grabe ang bagbog ng kasamang piloto ng robot na iyon. Ngayon ang mga robot ng Marshall at ang mga robot ni Rolly ay lumipat sa lugar na iyon. May crack kung saan ang mga Kaiju Aliens ay lumabas sa Earth. Sa kabilang panig, nakikita si Newton na nag-uugnay sa kanyang utak sa Kaiju Aliens. Pagkatapos ay nalaman niyang hindi matutuloy ang plano ni Marshall. Dahil ang portal ng ibang mundo ay mabubuksan lamang para sa Kaiju Aliens. Sa kabaligtaran, sa gilid, makikita na ang dalawang robot na iyon ay nakarating sa lugar na iyon, kung saan lumalabas ang Kaiju Aliens. Mayroon ng Kaiju Aliens. Ngayon, ipinarating ni Newton ang mensaheng ito sa Marshall na hindi sila makapasok sa portal ng ibang mundo, walang Kaiju. Isa pang Kaiju ang lumabas mula sa portal dito na pinaka nagbabantang Kaiju hanggang ngayon. Isa pang Kaiju ang umatake sa robot nina Rolly at Mako. Dahil dito, nabali niya ang isa sa ang mga kamay ng robot na ito. Ngunit tinusok nila ang kanilang espada sa kanya. Sa kabaligtaran, ang isa pang pinakamapanganib na Kaiju Alien ay nakita na umaatake sa Marshall. Sinisira niya ang robot ng Marshall sa loob ng isang oras. Kaiju Alien, signal ang kanyang partner. Kapag pareho silang Kaiju Aliens ay papunta sa robot ni Marshall. Pagkatapos ay sinabi ni Marshall kay Mako at Rolly, H, naalala mo kung ano ang iyong gawaing gagawin. Habang nakarating sa kanya ang parehong Kaiju Aliens, pinasabog niya ang bambang na ayos sa robot. Sa kabilang banda, dinala ni Rolly at Mako ang bangkay ni Kaiju na tinapos na nila. Lumilipat sila sa isang kanal. Pagkatapos ay isa pang Kaiju Alien ang lalabas sa harap nila. Nalubhang nasugatan. Sa totoo lang, isang Kaiju lang ang namatay sa epekto ng pagsabog. Habang ang ibang Kaiju Alien ay nabubuhay pa, si Mako at ang robot ni Rolly ay nasira ng husto. Ngunit ginagamit nila ang kanilang buong lakas at naabot ang portal na iyon, kinuha ang Kaiju Alien na siyang portal ng ibang mundo. Ngayon ang isang labanan ay nangyayari sa pagitan ng Kaiju Alien at ang robot. Sa parehong paraan, naabot nila ang portal habang nakikipaglaban. Pinakamababa ang oxygen level ng Mako robot, kaya't ini-activate ni Rolly ang kanyang kapsula upang umakyat pataas. Ngayon ay narating na ni Rolly ang isa pang mundo at ina-activate niya ang bambang iyon ngayon. Nasasaksihan ito ng lahat ng mga dayuhan ngunit hindi nila naiintindihan ang isang katotohanan. Ini-activate ni Rolly ang kanyang kapsula bago sumabog ang bambang iyon. Pagkatapos ay mayroong isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ang lahat ng mga dayuhan at portal na nagkokonekta sa ating mundo sa ibang mga mundo ay nawasak. Sa dulo, ipinapakita na ang Mako at Rolly ay ligtas. Nakaligtas sila, at nagtatapos ang pelikula sa eksenang ito.